Kumusta mga kagacha? Welcome back sa akin channel dito sa Gacha Wade. So sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ako bumibili ng mga aksi sa marketplace. Especially kapag first team nyo at na-overwhelm kayo pagdating sa marketplace, parang napakarami ng choices, hindi nyo alam kung paano sisimulan, ano yung bibilhin, anong skills yung hahanapin, and tama ba yung presyo nung aksi na binibili nyo. So, tuturuan ko kayo ng mga tips kung paano ako bumibili ng aksi sa marketplace. Siyempre, yung mga aksi na binibili ko sa marketplace, yung pinakamura na build na tama yung presyo. So, yun yung ginagawa ko. So, halimbawa, bubuo tayo ng team, which is yung mga common team. Halimbawa, BBP, yung bird, beast, plant. At tatry din natin yung AAP, aqua plant, and then yung reptile plant. So sa reptile plant na team, depende kung ano yung ilalagay nyo sa backline. Pwedeng terminator, pwedeng bird, pwedeng beast, pwedeng aqua. So ARP, BRP, DRP, depende na yon. So tatlong team yung bubuuin natin. And paano ako bumili sa marketplace? So kung BBP yung una nating bibilihin, which is isa sa mga cheap team, depende rin, pwedeng mahal din, pero kung ano lang, kung talagang normal build, isa to sa mga cheapest team na bubuuin kesa sa AAP at sa mga reptile. So kunyari, bibili tayo ng beast, sabihin na natin ang budget natin ay 40,000 pesos. So gamit tayo ng calculator, 40,000 pesos, ayan, 40,000 pesos, i-divide ko lang muna sa 50. So meron tayong $800. So kailangan yung $800 na yan, 40,000 pesos pagkakasyahin natin. So kung i-divide ko to sa 3, sa tatlong axis, lumalabas kailangan hindi ako lalagpas ng $266 per axis. So syempre, pwede nating i-adjust, pwedeng mas mahal yung budget dun sa isa tas yung matitirang konti para sa plant. Pero overall, ito yung budget natin. So sa lahat ng bubuin nating team, sabihin na natin worth 40,000, ha. So una, bibili ako ng pang team na BBP. Ano ba yung mas prioritize ko, yung beast or yung bird? So siguro uunahin ko yung bird. Ayan. Kasi ito yung parang pinakang main damage dealer sa likod. So paano ako bibili ng magandang presyo ng bird sa tamang skills at talagang papalag sa arena? So ito yung mga ano, may dark swoop na skills. So kung bibili tayo ng bird na merong dark swoop, which is yung backdoor, ha, yung pang backdoor. Maganda, kailangan 61 yung speed niya. Kung babackdoor ka rin lang, kailangan mataas yung speed para talagang mauuna ka sa ano, sa aqua, sa other birds ng kalaban. So magandang kasama ng dark swoop lagi, merong post fight. Yan. So yan yung top priority na hanapin kong skills. Yang dalawang yan. Ngayon, yung other two skills niya, ito kasi sa mouth at saka sa back. So wala pa tayo sa tail at saka sa horn. So yung other two skills niya, depende na lang kung ano yung murang mahanap natin sa $266. So ang gagawin ko, check ko muna kapag pure ang bibiling ko, lalagay ko 6. So ayan, naging 208 na yung presyo niya. So meron tayong budget na 266. So kayang-kaya pa. So makikita natin yung mga skill. Ayan, may kuku, hindi yan. Pero pwede rin yung ganito, yung kasi kapag gusto mong pang-snipe sa ano, sa fastest axi, kasi kadalasan ang magiging target niyan, it's either bird ng kalaban or aqua. Yun lang naman yung talagang mabibilis, eh. Pag bird ang target ng dark swoop, okay lang kasi tatlong cards lang pwede mong mapatay yung bird ng kalaban. Pero pag aqua, kailangan talaga 4. So kailangan yung mga damage na kasama ng dark swoop is tigwa 120 pataas. Kapag merong skills na 110 lang yung damage, pwedeng kapusin kasi minsan, eh. So kailangan 120 pataas yung mga damage na kasama niya. So ano ba yung mga cards ng bird na pang damage? So, titignan natin dito sa mga nakapost dito. Pag ganito yung buntot, hindi yan, pangit yan. So, pwede nating i-search yung mga matataas na damage. Pupunta lang kayo dito sa, ano, sa website na to. Ito yung sinasabi kong Axie Infinity Class Guide. Punta lang kayo sa bird.
Ayan. Tapos makikita nyo yung mga 120 pataas na damage. Meron na tayo sa mouth, di ba? Ito sa mouth, yung dark swoop, tapos sa back, yung pigeon pose. So, ang hinahanap na lang natin, tail at saka horn. So, sa tail, sa horn, ito yung mga may 120 na damage. Kestrel, tramp, at saka eggshell. So, i-type natin yon. Eggshell, kestrel, at saka itong tramp. Yan. So, yun yung nilagay natin. And then, yung sa, ano naman, sa tail, ang mga, ah, meron na pala tayo sa tail pala, no, yung post-fight. Oo. So, ang hinahanap na lang natin, yung, pwede rin kasi yung ano eh, itong the last one, risky feather, lagay ko rin. Risky feather. Mataas kasi yung damage niyan. At, yung ano na lang sa, ito, horn. So, pwedeng blackmail. Meron na ba blackmail? Meron na. Blackmail pala, ano yung nailagay ko na pala ng una. Tsaka Cupid. Cupid. Ano pa ba? Kingfisher. Yan. Kingfisher. Tapos post-fight. Yan, hindi ko na ilagay pala yung post-fight. So, ayan. So, 266 yung budget natin. Pasok sa budget, 254. So, ibig sabihin, lahat ito, mga best, ano na to, mga best axi. So, syempre, hindi mo nahahanapin yung nasa baba na mahal. Dito pa lang, pwede mo nang i-check kung ito na yung gusto mo. Ayan, no? So, pag bumakdor ka, meron kang 120, 120, tapos 150. So, backdoor, egg bomb, cupid, tapos the last one, patay yung target doon. Yun nga lang, walang zero cost card. Kaya minsan, kapag ayaw mo nitong the last one, mas maganda yung ano, yung post-fight, yung all-out shot. So, kapag ayaw mo yung skill na yon, halimbawa 254, alisin mo lang yung the last one. So, ang maiiwan yung all-out shot. So, ayan, 268 yung pinakamura. Pero, nandoon yung skill na gusto mo. Ayan. So, mataas yung damage. 120, 120, 130. So, ayan, meron ka ng zero cost card. Pangtanggal din ng mga stun sa ibang scenario. Pero, ayan, solid na damage to. Makakapatay to ng aqua. Makakapatay ng target talaga niya. Kasi, matataas yung ano niya, damage. Walang 110, 120 pataas lahat. Lalo na to, mataas yung damage. Ngayon, kung ayaw mo naman yung eggshell dahil may chance na malulure mo yung kalaban tapos mapapatay ka, pwedeng alisin mo yung egg bomb. So, alisin natin yung egg bomb. Saan yung egg bomb? Yan, alisin lang natin yan. So, ang matitira, ito, 274. 274, 272, ayan. So, halimbawa na, 274 na natin. So, ito, solid na to. 130, 120, ayan, solid na pure bird. Pure yan, ha? So, ibig sabihin, 274, lumagpas ng konti, so i-adjust na lang natin yung presyo sa ibang axi. Ngayon, kung ayaw nyo naman na ganun, gusto nyo talaga pantay-pantay yung budget, ang gagawin nyo na lang, hindi kayo bibili ng pure. Gagawin nyo, alisin nyo na yung pureness, alisin nyo lang yan. Tapos yung parts, gagawin nyo yung speed niya. Ilalagay nyo sa stats, 59 yung speed. Ayan, 59 or 58. Basta mas mabilis sa aqua ng ano, pure aqua na 57 yung speed. Ngayon, nagmura. Ayan, 237. So, imbis na 274, or ano, makakabili na kayo ng 226, 237. So, pag-isipan nyo na lang kung ano yung gusto nyo, worth it ba na pure or ganyan din naman yung skills, malakas din, 120, 120, 120, patay pa rin yung target. Ang difference na lang, hindi siya pure, yun lang naman yun. Pero yung speed niya, mas mabilis pa rin sa aqua. Pero pag sa bird, pag pure yung kalaban mo, 61 yung speed, pwede kang maunahan. Pero yun lang yun, pag backdoor bird yung kalaban mo. Pag walang backdoor bird yung kalaban, most likely ikaw talaga mauuna. Kasi bird lang naman ang mas magiging mas mabilis sa 58 na speed eh. Walang aqua na mas mabilis ang speed sa bird.
bird sa bird lang. So it's either may pure yung kalaban or hindi rin pure. So worth it ba na yung isang bibilihin mo ito nawala? Ayan. Worth it ba na $274 or makakatipid ka ng $50 halos, no? $50 para lang dun sa extra 3 speed. So pag-isipan mo na lang. So pag nakatipid ka ng malaki, mas magiging maganda yung budget mo sa beast, ibig sabihin. So kung ako, okay lang sa akin siguro na ito yung speed kung nagtitipid-tipid. Kasi una ka pa rin naman sa lahat eh, maliban na nga lang kapag may pure bird yung kalaban, doon ka lang naman mauunahan. Kung gusto mo yung isa, 59 yung speed ito, tapos 0 pa yung breed count niya. So, sulit na to, dadagdagan mo na lang halos ng $10, ayan. Meron ka ng 0 breed count na bird na pwede mong i-breed in the future at 59 yung speed niya. Mas mataas ng 1 kesa dito sa isa na 58. So, mas mauuna ka. So, ayan. Solid din yung skill. Pareho nga sila halos eh. Ito, 120. Mas maganda pa to. 130 yung damage. Mas mataas. So, ganun lang ako bibili. Pag-iisipan ko lang talaga kung ipupure ko o hindi. Kasi, almost $40 to $50 din yung difference para sa tatlong speed. Or dalawang speed lang yung difference, diba? So, kung nagtitipid ako, okay na sa akin to. Tapos, ano pa, zero breed count. Yung mga ganyang deal. Okay na sa akin yan. Bihira naman ako makakalaban ng pure bird eh. Kasi kadalasan yung mga bird ng kalaban din, may halo ding ibang skills. Merong beast card or something. So, hindi rin pure. Ang pinakang bihira mo lang naman makakalaban, pure bird na backdoor bird din eh. Doon ka lang pwedeng matalo. Pero hindi rin siguradong talo ka. Minsan, pwede ka pa rin manalo. So, sa akin, solid na to. Hindi ko nabibilihin yung may difference na $40 kung nagtitipid pa ako. Saka ko na lang i-upgrade kapag marami na akong budget na saka ako magpupure. So, ayan. Kaya bihira din ako magpure talaga kasi malaki rin yung difference at matitipid. At ganun din naman halos lahat ng skill. Pareho din. Ayan, pareho din sila. O, parehong-pareho lang sila. Speed na lang ang difference. Ayan. Pero $40. $40 to $50 yung difference nila. At ito na breed na. Nang isang beses. Pwede mo pang i-breed ng pangalawa, pero ito naman, zero breed count. So, mga ganon. So, kung may bird na tayong ganyan, so, halimbawa, ito na yung binili natin, no? So, $800, di ba? 40,000 minus, magkano yung bili natin? 237. Sabihin na natin, 238. So, ayan, may 562 pa tayong budget. Ngayon, bibili na tayo ng beast. Tapos na tayo sa bird. Off ko na to. Off ko na. Nakabili na tayo ng magandang bird sa pinakamurang presyo na yun na hindi na tayo pumupunta dito or sa next page. Kasi ayan o, 277. Pero pare-pareho lang ng skills yan. Dito lang tayo sa first 10. Kadalasan dito lang sa first 10 axis. Floor price ng ganong build. Ayan, sulit na sulit yan. Ito po, may zero breed count pa dito. So ngayon, beast na yung bibili natin, clear filter ulit tayo. Ano naman yung hahanapin natin? So, yung nabili nating bird, solid na yon. Bibili naman tayo ng beast. Ayan, beast. Tapos, parts. Kung gusto nyo yung popular build na may Ronin, Imp, yan, Nutcrack, tsaka Nutthrow. So, magkano? 247, pasok sa 266, lalo na nakatipid pa tayo dun sa bird. So, pasok na pasok sa budget, di ba? May 562 pa tayo. So, 247. Ngayon, nasa sa inyo na yan, kung kasi 40 yung speed nyan. Pero lahat yan, pare-pareho ng skills. Pare-pareho ng skills yan. Titignan nyo na lang kung gusto nyong itaas yung speed. So, ngayon, 247 yan. Solid na beast na yan. Solid na solid na. Ngayon, 40 lang yung speed niyan. So, ang difference na lang, kung 247 yan, gusto nyo bang gawing 43 yung speed, punta lang kayo sa stats, gawin yung 43. Yan. So, naging 275. So, tanong sa inyo, worth it ba na gawing 40? Or actually, ito, 45 na yung speed, oh. Sulit na sulit pala to, oh. Ah, nabili na. Sayang. So, ganun yung parehong skills kagaya nung una.
Lahat yan pare-pareho ng skills. Ang difference lang yung speed. So, minsan nagmamatter din kasi na nauuna ka. Mahalaga rin na nauuna ka. Pero may mga times na hindi rin. May mga times na hindi rin nagmamatter yung speed. Depende rin sa laban yun, no? Kasi meron pa rin mga pure beast na talagang nakakaakyat sa arena kahit hindi nila tinataasan yung speed. Pero advantage din na mataas yung speed. Yun nga lang, mas mahal. So kung okay na sa inyo yung mas mura, ito, 247, 40 lang yung speed. Or 43 yung speed, ito, 43. Pero 282. So, $282. $40 ulit halos yung difference. Bibilihin nyo ba yung $40 na difference dahil sa 3 speed? Or okay na sa inyo yung 40 yung speed? So, kung nagtitipid ka, pwedeng eto na. Kasi $247. So, sabihin na natin nagtitipid ka, $247. Kasi pwede mo namang i-upgrade later on. $247. So, may $315 ka pa para sa plant. So, ayan na. Meron ka ng beast, meron ka ng bird. So, hindi natin binili yung 43 speed na $40 yung difference. So, ngayon, tignan natin yung bibili nating plant. Plant naman. Clear filter lang natin. So, meron na tayong beast, no? Plant naman. Plant. May ano pa tayo, $315 para sa plant. So ngayon, ang gagawin natin, pag plant hinahanap natin, dahil malaki-laki pa yung budget natin, pwede nyong hanapin yung stats agad. Ang gusto nyong health, 59. Lagay nyo kagad 59. Or kung magpupure na lang kayo, kasi mukhang kaya naman na, pero pwedeng 59 na yan, sabihin natin 59. Tataas ng konti yung presyo ng mga yan. Ito kasi baka nabili na to eh. Kanina pa naka-display ang 141. So, hindi na yung considered. So, ngayon sa plant, gusto nyo, halimbawa parts, pumpkin, pwedeng pumpkin, pwede yung watering can, at pwede rin sa back yung Biden. So, yung tatlong yan, magaganda yan. Kahit alin yan sa tatlo. Ngayon naman, sa horn niya, maganda yung cactus, at saka yung beech. Yan, kahit alin dyan. And then sa mouth naman, yung Sirius, Zigzag, Herbivore. So kahit alin dyan. Basta titignan natin kung ano yung pinakamura. Tapos sa tail, pwedeng carrot, pwedeng hot bat, at pwede rin yung isa yung nagdodraw a card kagaya nung sa akin. Lagay ko nga cat tail. Ayan. So ayan, yung pagpipilian natin. Ngayon ang pinakamura, 242. So meron pa tayong 315. 242 yung pinakamura, solid na solid na. Zero breed count pa oh. Pero ayan, 59 yung health niya. Pag gusto niyo naman pure, ito 61 na yung health. So yun na lang yung option nyo. It's either 241 or 246. $5 yung difference. Ito pure, 61 yung hindi siya pure, pero ganun din eh, 61 din yung health. Naging 32 yung speed. So, mas okay to. Mas gusto ko yung mas mabilis yung speed kasi hindi naman serious yung skills niya. Para maka-drain pa siya ng life bago siya atakin yung plant ng kalaban pag pure yung kalaban. Yun lang, hindi masyadong mataas damage nito kapag hindi siya yung last na titira. So, pwedeng ito. Yan. 31 yung speed. Sakto, mabagal. Tapos 59 yung health. Sa halagang 241 at 0 breed count. So, pwede pa siyang i-breed in the future. So, i-consider nyo yung mga ganon. Tignan natin. So, ito, pure 247 din. Halos lahat naman sila magkakapresyo na. Depende na lang kung anong parts. Ito, 247 din. Ayan, no? Tapos, pure na siya. Makunat, 61 yung health. At ito yung mga skills. Kagaya nung sa akin, ito yung pinipili ko kasi mataas yung shield, mataas yung health, tapos nag-heal. Kadalasan naman din kasi plant yung nasa harap. Pwede ring zigzag. Pero kung ayaw nyo yung mga ganyan, serious yung gusto nyong skill dahil mas gusto nyo may agaw energy. Ako hindi ako masyadong mahilig sa ganon. Kasi pag walang naagaw,
medyo lugi. So sabihin na natin ayaw nyo yung mga heal. Serious yung hinahanap nyo pang agaw energy. Tayo lang natin mag-load. Ayan. So lumabas na yung may mga pang agaw energy. Ito, solid to ha. 258. Ayan o. 59 yung health o. Medyo mabilis pero ayan, solid naman. May isang zero cost card. Maganda to ha. May Bidence. Solid na to. 258. May pang-agaw energy. Maganda rin kasi yung may zero cost card eh. Nakapantanggal nga ng debuff, no? So, kung ayaw nyo naman, tignan-tignan nyo lang yung presyo. Ayan, 59. Kasi meron pa tayong 315. So, kung gusto nyo ng ano, basta lahat yan, mura yan. Ayan, eto. 58. 32 kasi yung speed eh. Hanap tayo ng mabagal. Eto. Eto mabagal. 31 yung speed niya. So, last turn siya. Ayan. Pwedeng ganyan. 263. So, pasok naman sa budget natin na 315. So, kung gusto nyo ng i-pure dahil total wala naman na kayong paggagamitan ng natitirang 315, i-pure nyo na. So, eto. 247. Bilihin nyo na yan. Diretso na. Yan na yung pinakamura. Kasi 268 na yung kasunod. 273. So, pasok pa rin sa budget. Diba? Pure na yan. Pare-pareho na ng halos ng skills yan. Mamili na lang kayo. Kung carrot yung buntot or hotbot. Eto, 278. At 0 breed count. Hindi siya pure, pero pure yung stats niya. Yung health niya, 61. Pwedeng eto. So, syempre, medyo nakakalito rin, no, pag-iisipan nyo. So, eto, pwede to. Yan, no? May pang-ago energy. Kakombo na ito, yan, no? Tail slap, mabagal, at pure. So, 278. So, yun. Nakabuo na kayo ng BBP team na solid na. Pang-akyata na sa rank 1,400 pataas. At yung budget nyo nga, 40,000. So, kung babawasan natin ito ng 278, may natira pa kayong $37. Magkano ba yan sa peso? May natira pa kayong 1.8. Wala na rin halos pag gagamitin yung 1.8. May iwan na yan sa Ronin Wallet. So, nakabuo na kayo ng BBP team. So, ngayon naman buo tayo ng AAP. Ganun pa rin budget, 40,000. Yan, 40,000. AAP naman tayo. Listen ko lang itong mga to. Okay, clear. So, bubuo tayo ng AAP. So, syempre, sa Aqua Plant, gusto natin yung mid lane na Aqua, meron siyang Nemo, pang gain ng energy. Tapos, yung sa backline, merong Koi. So, buuin muna natin yung sa siguro yung may Nemo, yung sa gitna. Ayan, Nemo. So, ano, ha? Ganun pa rin yung budget, ha? 40,000 pesos, $800. Alisin ko yan. $800. Lumalabas $266 per Axie. So, Nemo. Tapos, gusto natin merong ano. It's either Piranha, mataas damage. Or yung Lamb. Pwede. Tapos, gusto rin natin may Goldfish para may pang speed up. Tapos, ayan o. 208 o. Tapos, pwedeng may Shoal Star or pwedeng may Oranda para mas mataas damage. So, tignan natin yung mura. So, pasok naman sa budget natin. Ngayon, i-pure na natin. So, pwede nyo lagay pureness 6 over 6, 275 pag pure. Eh, panggitna lang naman to eh. So, pwede nyo hindi i-pure. Para hindi mag-over budget, gawin nyo lang 5 over 6. Yan. Tingnan natin magiging difference pag 5 over 6. 275 magiging, laki ng difference, 226, $50. So, worth it ba mag-pure or hindi? Yun na lang yung tanong doon. Again, 226, ito yung skills niya. Itong dalawa, check natin itong, or itong first three. 226, 229, no? Over 275. So, tignan natin yung difference nila. So, ito yung skills ng mura, 226, pero yung speed niya 54.
Pero meron din siyang goldfish. So, may bibilis pa rin siya. Over dito sa 275 na ganun din yung skills halos. Pareho lang naman halos. Yan, nagkakaiba-iba na lang pero magaganda yung mga skills na yan. Yan. So, worth it ba sa inyo na 275 over 226? So, $50 halos difference. At yung speed nga lang, imbis na 57, naging 54. So, again, depende sa inyo kung saan nyo ibuboost yung budget. So, sabihin na natin, hindi nyo ibuboost yung budget dito kasi mas ibuboost nyo dun sa pang backline. Yung main, ano nyo, aqua. So, okay na kunyari sa inyo to kasi solid na rin yung skills nito eh. So, 226, bawasan ko to ng 226. Binili na natin yung aqua. Alisin na natin tong iba. Ngayon naman, nahanap tayo ng backline aqua. So, alisin na natin yung may Nemo. Pwede na natin ilagay yung may Koi. So, mas mahal to eh. Mas mahal tong pang backline. Tapos, siguro, tignan ko lang yung may Bidens. Kung magkano na yung may Bidens. Or yung may Kuku. Pero yung may Bidens muna. Alisin natin yung goldfish. Isin nyo rin yung, ano, yung pureness. Kasi naka-pure siya. So, lagyan nyo lang dito. So, 317. Solid. 330, oh. Solid na solid to. Zero breed count. Zero breed count. So, tinan nyo yung skills na ito, guys. Solid na backline yan. May pantanggal ng, ano, ng mga stun, etc. Kasi kailangan pag backline, meron ding zero cost card. Huwag yung mabigat sa skills. Para sa akin, mahalaga yung zero cost card. It's either Bidens or Kuku. So, alisin nyo lang yung Bidens. Palitan nyo ng Kuku. Ito. Sa horn naman. So, alisin nyo yung Shoulstar tsaka Oranda. Tapos, lalagyan nyo siya ng skill sa likod na Goldfish or yung ano pa yung isang malakas. Mahal di, okay din to. So, depende na lang sa inyo yung isa. E5 over 6 ko lang ha. Ayan, 382. Medyo mahal, no? 382. Pero ito kasi 57 din yung speed niyan. Tapos ayan naman siya. Dito yung zero cost card niya imbis na dito. Yung isa pantanggal ng mga poison para pag late game hindi ka pa bawas-bawas buhay. At 50 yung shield ng Bidens. Ito naman 40 pero may attack plus. At mas mabilis. So mas mahal to. Mas solid, mas mataas yung damage. Ayan, 120. Mas mabilis. Pwedeng yan. So depende sa inyo. Nasa 400. So, masyadong mababawasan, no? Pag ito yung bibili natin. So, doon na lang tayo sa isa. Kasi hindi naman tayo aakit pa ng, ano eh, pang top 1,000. O na budget tayo, 40,000. Saka na tayo mag-upgrade. So, alisin natin to. Gawin nating Bidens. Yan, mas solid to. Tapos, Oranda or Shoulstar. Tingnan natin kung magkano pag Oranda. 444. Mahal yung Oranda. Ano na lang, Shoulstar. Yan, 317, 330, 333. So, pasok na sa budget. So, kahit alin naman dito, kahit ito, zero breed count. Ito na yung bili natin, 333. Or yung black, 330. Ayan, pare-pareho na sila ng skills niyan. So, bawasan natin ng 330, 244 ang budget. So, solid na solid yung backline natin. Malakas. At hindi basta-basta mapopoison. Or may stun, may pantanggal siya. So, plant na lang yung hinahanap natin. Balik tayo sa marketplace. So, ganun ulit. Ganun lang yung pag-search. Alam nyo na yung pag-search ng plant. Pumpkin. Sirius. So, tignan natin ha. 244 yung budget ha. 244. Sirius. Cactus. At saka carrot siguro. Mas mura-mura. So, hindi na siya kaya sa ano, no? Sa 244. So, gawin natin yung purity niya. Check ko lang. 264. So, dahil medyo kapos na tayo. 244 nga. Gagawin nyo na, i-adjust nyo na lang yung ano niya, skills. Ano ba yung skills na hindi masyadong mahalaga? Halimbawa,
sa buntot, ayaw nyo naman ng carrot, alisin nyo na lang yan. So, naging 211, 218, 219. So, sabihin na natin ito. Ano bang maganda-ganda? Hanap tayo ng mas okay-okay. Sa 244, may budget pa tayo eh. 244. Ayan o, ang daming lumalabas na mura o. Pero piliin nyo na lang yung pinakamaganda. Halimbawa, ito. Or ito. Solid. So, tinan nyo ah. Nakamura tayo. Ayan o. May shield, may pang-knockout, tapos may mataas na damage. Pwedeng ganyan. Pwede rin ito. Mataas din yung shield, 50. So, dahil on a budget ka, hindi ka bibili ng pure. Hindi ka ano, pero zero breed count din to. 227 lang. Pasok sa budget natin na 244. At kahit hindi carrot yan na, di ba yung shield ng carrot, 40. Ito mas mataas, 50. Makunat na rin. Tapos may mas mataas pa na damage. So, hindi na rin masama na ganyan. So, depende na sa inyo yan. Adjust nyo na lang yung parts na hindi nyo priority, pero ganun din naman yung magagawa nyo. Makunat din yung shield, mas mataas pa nga yung damage nito sa carrot, wala lang balik energy kagaya nung sa carrot, pero mas nakamura kayo. So kung alisin nyo yung cactus, mas gusto nyo yung carrot kaysa sa cactus, ayan. So di mamimili na lang kayo ng mas magandang horn. So halimbawa ito, solid na to. Check nyo yung skill. O, 232 lang. O, mataas din yung shield, 40, tas 110. O, tas may carrot. So, ganun lang, papalitan nyo lang yung isang part kasi ina-adjust nyo yung price. Pero, solid na plant na rin to. Ayan, o, 57 health, 37 speed. Masyado kasing naging mabilis yung speed niya. Kasi, dalawa na. Dalawa na palitan natin. Pwedeng hanap tayo dito. Ano ba yung part nito? Wing horn? Puro wing horn. Ito, may pampabagal laging. So, taasan na lang natin yung health. Gawin natin 58. Kasi ayaw nyo ng mas malambot eh. Mga 58. Yan. Tignan natin yung price. O, ganun pa rin naman. 226, mura. So, makunat na to. Ito nga, 59 yung health oh. Pwede na to. Buksan natin yung iba habang naglo-load yung isa. Daming may ano, may kuku. Mga 59 yung health. So, ayan. Solid na. 59 yung health. Magagampanan niya na yung duty niya as a tank. Tapos, ganun. May carrot. May mataas na shield. May pang-agaw. Tsaka may isang damage. So, ganun lang, i-adjust nyo lang. So, at least nakabuo na kayo ng team na solid yung aqua sa likod, maganda rin yung aqua sa gitna. Tapos, ito rin naman, magagampanan niya rin yung role niya sa tank eh. Minsan, hindi naman din nagagamit lahat ng skills ng tank. Basta matagal siyang mamatay, may ganyan, may shield, may carrot. Solid na yan. So, minus, magkano to? 228. So, dito naman, may natira kang $16, meron ka ng AAP team. So, yun yung sa AAP. Ngayon, lastly, kung gusto nyo naman yung reptile plant, anong gagawin natin? So, yung plant, ganun ulit, alam nyo na mag-search ng plant. Ngayon, sa reptile na lang tayo magpo-focus. Paano mag-search ng reptile? Kung yun yung gusto nyo pang gitna. So, sa reptile, click natin itong reptile. Pwedeng yung gusto nyo may try spikes, yung tumatarget sa kung saan. Ayan, yung lowest shield, try spikes. Tapos ang gawin nyo kaagad, kung hindi nyo naman alam yung mga skills, pwede kayong pumunta dito or gawin nyo na lang, i-click nyo tong pureness 5 over 6. Tignan natin. Eh, medyo nagmahal. So, halimbawa ito, 211, 211, 213, 213, 213. Ayan. So, mura, diba? Ano ba yung mga skills nung binuksan natin? So, meron siyang isang zero cost card na pampataas lang ng ano,
Pero, ayan, medyo hindi ganun kataas yung damage niya. Pero yun nga, makunat. May pang counter ng ano, range, mga bird. Ayan, tas may pang makunat ulit. May try spikes. Kung ayaw nyo yan, syempre napapangitan kayo. Pangit din pala to kasi merong ano, ang target na, yun, solid. To, solid to. Try spikes, may heal, may snake jar, may catapult. Okay, so kung halimbawa hindi nyo type yung mga ganyan, pero solid na rin yan, pwedeng i-search nyo pa yung isang skills na gusto nyo. Halimbawa, Serastes. Medyo mahal na yan. May Serastes. Check natin to, ah. Ito. Yan, medyo mahal eh. Pero pasok pa rin. 266 yung budget to. 261 lang to mga to, oh. Tingnan lang natin kung ano yung maganda dito sa kanilang ito, solid din to, ah. So tingnan natin ito. Yan, solid na ano, try spikes, may stun, may Serastes, tapos merong iguana. Pure ano, pure reptile yung skills niya. At makunat, 50 50 60 60 yung shield, ang kunat nito. Okay na to, ah. 257. Pwedeng ito na kagad bilhin ko. Solid na to. Halos kapareho din ng Axie ko eh. Ganyan din yung skills eh. Ito lang yung naiiba. Yung Tri Spike. Sa akin kasi yung Bulwark. Yung counter. Pero maganda rin yung may ganitong pang snipe. Mas mataas pa yung damage. Hindi ka maghihintay sa damage. Ikaw yung unang da-damage. Or yung isa. Ano ba yung isa? Ayan. Solid din to. Ayan lang yung difference. So ito. Generate 1 energy kapag umaatak ka ng buff target. Yung mga aqua na may speed plus, yan, mag-generate ka ng energy. 90-60. Ito naman, 155. Apply attack minus to poison target. So, parang walang effect niya, pero mas mataas ng damage. Pag-isipan nyo na lang, yung presyo nito, 257, ito, 260. $3 lang yung difference, pero solid. Solid na yan. So, ganun lang yung pagpili. Itong pangatlo kasi, actually, lakas din itong pangatlo eh. Oh. Taas ng damage, may pang-heal, anti-aqua to. Pag aqua-aqua yung kalaban nyo, tas ito yung nasa gitna nyo. Wala, parang matatalo yung aqua dun kasi may heal, ano kay, tas mataas damage nito sa aqua, 100 plus. Tas mag-gain ka ng health. Tas ang taas ng shield. Halos hindi sila makakalagpas pag ito. Serastes at aqua na lang, halos Serastes at itong Razorbite, halos hindi na makakalagpas yung aqua niyan. So, solid to. So, kahit alin yan sa tatlo, halos pare-pareho lang ng presyo yan. 260, 260, 257. So, sabihin na natin, bumili ka ng isang 260. So, may 800 ka, no? 260. O, may 540 ka pa. Ngayon, backline naman. Kasi yung plant, alam nyo na yung pagbili doon. Sabihin na natin, bumili nga kayo ng plant. Mga ganun din, 260. So, yung budget nyo, 280 sa backline. Ano yung iba backline nyo? So, yun ang malaking tanong kapag RP yung gitna nyo, yung reptile plant. Pwede kasing bird yung backline, pwedeng aqua, pwedeng terminator. So, kapag bird ang backline, hindi nyo na kailangan ng ano, ng sniper, yung may dark soup. Kasi yung reptile nyo, ano na eh, may pang snipe na rin. Tsaka kung mapatay yung bird nyo ng ano, ng backdoor bird, yung reptile nyo, kaya rin niyang patayin yung ano, yung backdoor bird ng kalaban. So, hindi nyo na kailangan bumili ng backdoor bird. Pwede nyo bilhin yung may ano na, shooting song. Yan, double talk. Tingnan natin kung kasha yung 280, ah, sa may shooting song, which is very popular build sa bird. Click ko lang tong bird, tapos gagawin ko, para mas mabilis makahanap, yung speed niya, gagawin kong 58 pataas. Yan. Tapos yung skills niya, pag may shooting song, sa-search tayo ng magandang skills. Pwede yung may risky beast. Check ko lang. 3, 4, 5. So, hindi pwede. Tumaas bigla yung price. Hanap tayo ng ano, Kestrel. Yan, mataas damage. Okay, pasok pa sa budget. Naging 205.
yung buntot niya post-fight. Try natin. Tapos, yung ano na lang niya, yung back. Pwedeng, tama, back. Pigeon post. Pigeon. Maganda kasi itong ano, yung blackmail. Pangtanggal na mga poison na rin ito. Eh, parang Biden's. So, kinulang tayo ng $9, no? $280 ito, $289, $301. Pero, napaka-solid kasi na itong mga build na ito, eh. Lalo na ito, zero breed count pa, oh. Solid na ito, eh. Ayan, oh. Ignore shield, tapos 120, 130, 120. May isang zero cost card. Napaka-solid. So, yun na lang. Kinapos ka ng $8 dahil $288 or $300. Kinapos ka ng $10, pero solid na solid. Bawasan nyo na lang yung budget nyo sa plant. Gawin nyo na lang pang $250 yung plant nyo. Kung gusto nyo yan. Kasi solid na yung backline na yan. Kahit alin dyan. Oh. Ito pa, oh. Zero breed count. Yan. Pare-pareho pa sila ng skill, oh. Presyo lang nagkakaiba. So, i-adjust nyo na lang yung plants. So, yun yung magiging backline na bird nyo. Na walang beast part, pero malakas din yung damage nito. Ngayon, kung ayaw nyo ng bird, ang backline, gusto nyo naman beast. So, ang mga common choice na backline na beast, hindi Ronin Imp. Hindi yun. Panggitna kasi yun maganda. Maganda dual blade or yung branch, little branch, or yung alisin na natin tong bird, gawin nating beast. Tapos itong speed, yan, balik natin. Risky beast. Na natin, ha. Not crack, not throw. Pwede rin, ano, yung may goda, pang nakaw, pang destroy. Tapos rice, tignan natin kung kaya. 347, eh. So, 280 yung budget natin, ha. Hindi kaya yung, ano, may goda at rice. Pwedeng alisin natin yung goda. Tignan natin yung rice. Ayun, pasok. Tignan na lang natin kung alin dito yung best. So, yung magiging mouth niya. Nutcracker. 313 yung pinakamura. So, kulang yung 280. Pagpalitin natin. Gawin natin goda. Tapos, nut throw. Yan natin. Ayun, pasok. Pasok na pasok. Zero breed count. Zero breed count. Kahit alin dito. Tinan nyo yung skills niya. Oh. Solid oh. Taas ng damage. Mataas na damage. Tapos ito. Tapos may pang destroy ng shield. Maganda kasi. Ay, pang destroy ng ano. Ng energy. Maganda kasi pag backline. May mga pang destroy. Para hindi nakakaipon yung kalaban. Ito mas solid. Dual blade. Tapos mga zero breed count pa. Eh no, tapos yung mga presyo nila, pasok na pasok sa 280. Ito, 261, 269. So, kahit alin na dyan, bahala na kayo. Pasok lahat yan. 280 hanggang dito. Zero breed count, zero breed count. So, kahit alin dito. Siguro, check nyo na lang yung speed. Ito, 41. Ito, 43, oh. O, ito na bibilin ko. Kahit hindi, kung wala akong plano mag-breed, hindi itong mga zero breed count. Pipiliin ko ito. 43 yung speed, yung taas. Tapos, solid yung damage. Ayan. So, pasok sa 280. Ayan, 276. Mabilis, tapos maganda yung skills. So, nakabuo na kayo ng BRP, Beast Reptile Plant. Na ito yung backline. Kung hindi man bird, pwedeng beast. Ngayon, kung ayaw nyo naman, gusto nyo yung panglikod is, ano, ewan ko kung kakasya yung budget nyo kapag Terminator yung panglikod. Pwede rin kasing Terminator. O yung Aqua nga. So, yung Aqua, pag panglikod, kailangan, medyo mahal kasi eh. May risky, may ano, may isang beast card pag Aqua. Pwedeng risky beast, tapos risky fish. Ayan, combo na yan. Kasi risky fish kasi pang pataas ng damage eh. So, alisin natin. Gawin natin Aqua. Tapos 5 over 6 yung pureness. Tingnan natin kung magkano yung presyuhan. Oh, mukhang pasok ah. 280 yung budget. Tingnan natin tong first
229, 234, 243. Dami pala. Tingnan natin yung skill ha, ng Aqua. O yun, solid. Eh no? May pang boost ng damage. Tapos ito, magkasunod yan eh. Tapos yan, matataas yung damage. Okay yan. Pwede rin yan. O, okay naman yung mga skills nila. 55 yung speed kasi hindi tayo magpupure pag panglikod. Kailangan merong isang high damage. Pero ang tanong na lang, mahalaga yung may zero cost eh. So, pwedeng Nemo, no? Check natin pag may Nemo. Alam ko magmamahal to eh. Lalagpas ata ng 280. Ayun, naging 340 pag Nemo. So, hindi kaya pag aqua yung backline kapos. Unless, hindi na kayo magzi-zero cost card sa likod. Kahit alin na dito. Ayun, no? Diba, 280? Pwedeng ito na lang, yung mga ganito. Itong may Oranda. Taas ng damage nito. Yan. 120, 110, damage, tapos may koi. So, solid na yan. Okay na rin yan. So, malakas to. Minsan naman yung panglikod, wala na rin zero cost card eh. Ang advantage lang kasi pag may zero cost card, pantanggal na mga stun, yun lang naman halos. Tsaka para may nakakast ka kahit kulang-kulang ka na sa energy. So, pag may budget kayo, gawin yung, ano to, pwedeng gawin yung Nemo. Pero kung wala, okay na rin to. Mataas yung damage. One on one. Mauuna ka pa sa bird niyan. May koi. At pasok sa budget. 267. 280 pa yung ano natin, budget. So, yun. Pag aqua. Ngayon, pag Terminator yung ilalagay nyo sa likod dahil popular, gusto nyo Terminator. Tingnan lang natin kung may tag to 280 na Terminator sa ngayon. Laging, no? Laging. Snail Shell. Tapos Tiny Turtle at Thorny Caterpillar. 280 yung budget ha. Oh, may 228 oh. Ba't amura na ito? Dusk na ano na to ha, Termi. So, pwedeng ito, yan, mga bug na Termi at pwedeng Reptile. So, meron palang mabibili na ano na, na Reptile Termi. Tignan nyo na lang kung anong, pare-pareho naman ang skills yan, yung stats na lang yung tinitignan ko. Kung anong speed. So, ayan, pwede na yan, kahit alin dyan. So, ayun, yun na yung pang likod nyo, pwedeng-pwede naman pala na Reptile na Terminator. Ayan, 262, pasok sa 280. Tignan nyo na lang yung best ha, kung anong speed yung hinahanap nyo. Kung satisfied na kayo sa mga ganyan speed 40, bilhin nyo na, ayan, 26, mas, may mas mura pa dun. Pero kung hinahanap nyo yung mas mataas-taas na speed, sabihin na natin, tingnan natin kung may 43 or 44. Hindi kaya ng 280, 43. Mag 43. Hindi rin kaya ng 280, gawin natin 42. Ayan, no? Magdadagdag na lang kayo ng $8. $8, ayan. Bawasan nyo na lang yung budget sa plant. So, 42 na yung speed nyan. Okay na yan. Mas mabilis na sa ibang bug or ano, ibang Terminator. So, ganun lang yung pagbuo ng team. Hopefully, may natutunan kayo kung paano bumili ng Axie dito sa marketplace. Paano bumuo ng first team. It's either BBP, AAP, Reptile Plant, at kung ano man yung pang backdoor, Aqua, Bird, Terminator, Beast. Yun, ganun lang ka ano yung pagbili ng team. And 40k yung budget sa inano natin dito. Kasi kung 30k budget, chapsuy. Chapsuy yung mabubuo nyo. Medyo mahal na rin kasi yung mga Axie. Pero sa 40k, napaka-solid na team na yung mabubuo nyo. Kayang umakyat sa rank 1,500 pataas na yung mga yan. Kasi yung mga budget ko sa mga scholar account ko, ganun din 40k. Tapos solid din, nasa 1,500, 1,400 sila. Malaki na rin yung kitaan, 150 SLP a day. So yun lang mga ka-Axie, sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung meron kayong mga tanong, comment down below. And huwag kalimutan mag-subscribe for more Axie videos and other NFT games na nilalaro ko. And see you sa next video.